Magandang gabi, Oriental Mindoro, 25 sa buwan ng Abril, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, divers bumisita sa proposed marine protected area sa bahagi ng Barangay Tabinay at Dulangan sa Puerto Galera. Mga kolor na sasakyan hindi nakaligtas sa checkpoint ng HPG. At sustansyang dulot ng pagkain ng pakwan, alamin. At sa detalye ng ating mga balita, nitong 23 hanggang 24 ng buwang kasalukuyan sa tulong ng Malampaya Foundation Incorporated, idinaos ang refresher course on reef check and baseline assessment on proposed MPA in Tabinay and Dulangan, Puerto Galera. Ang mga kasapi ng Oriental Mindoro Reef Check Monitoring Team ang mga partisipante sa naturang aktibidad kung saan matapos ang kalahating araw na lecture sa ilalim ng pagtuturo ng kilalang reef check trainer na si Karina Escudero. Nag-dive ang grupo sa Coral Garden at Giant Clam na pawang nasa Barangay San Antonio. Sinundan nito ng pag-dive nila sa proposed MPA na nasasakupan naman ng mga barangay ng Dulangan at Tabinay. Ayon kay Provincial MPA Coordinator Rodora Ramiento, malinis at maraming composition ang nasabing site, ngunit mangilang-ilang isda lamang ang makikita dito dahil sa dami ng mga mangingisda sa lugar. Ganun pa man, sakaling maprotektahan, sisiglaan niya ang coral reefs dito at dadami ang mga isda. Kompleto rin ang ecosystem ng lugar na may mangrove, seagrass at corals na pawang maaaring pangalagaan. Dahil ang komunidad ang pangunahing maresponsibilidad sa pagprotekta at pag-aalaga ng mga MPAs, kailangan niya ang joint resolution mula sa Barangay Tabinay at Dulangan para sa deklarasyon ng pagiging marine protected area ng naturang lugar. Sakaling maging ganap na MPA, ito na ang 28 marine protected area sa buong lalawigan. Samantala, ngayong Mayo, nakadakdang mag-dive sa 26 na iba't ibang sites ang grupo upang mag-monitor, magdokumento, maglagay ng monitoring blocks at iba pa. Iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Ngayong summer, isa sa mga mabentang prutas ang pakwan na isa rin sa mga prutas na maituturing na nakapapawi ng uhaw dahil sa taglay nitong 90% ng tubig. At alam nyo ba na hindi lamang masarap ang prutas na ito kundi masustansya pa? Ayon sa isang website, iba't ibang benepisyo ang makukuha sa pagkain ng pakwan araw-araw. Lumalabas sa mga pananaliksik na binabawasan ang pakwan ng hanggang 40% ang panganib ng pagkakaroon ng sakit sa balat dulot ng init ng araw dahil mayaman ito sa lycopene, isang antioxidant na nagtatanggal ng UV-induced free radicals na nagdudulot ng pagkasunog at pangungulubot ng balat. 23% naman umano ang nadaragdag sa enerhiya ng katawan dahil sa pagkain ng pakwan. Ito ay dahil sa nagtataglay ang naturang prutas ng vitamin B6 at magnesium. Nakatutulong rin ang watermelon sa mabilis na paghilom ng sugat at iba pang sakit o iba pang skin problem. Dahil naman sa taglay nitong citrulline, isang uri ng amino acid na ginagawang arginine ng ating katawan. Ang arginine ay nagpapabilis sa delivery ng white blood cells sa parteng may sugat at nagpapasigla rin sa pagkakaroon ng bagong skin tissue. Samantala, sa pagbili ng pakwan, tingnan ang bigat nito dahil ang mas mabigat na pakwan ay nangangahulugan ng mas hinok at mas marami ang tubig na taglay. Tingnan rin ang ilalim nito na dapat ay creamy yellow ang kulay dahil kung light green,
nangangahulugang hindi pa ito hinog. Sa kasalukuyan, nasa 15 hanggang 250 pesos ang presyo ng pakwan sa lungsod at ayon sa mga maninindi, mas matamis ang variety na Negara kumpara sa Sweet 18. Ang tabayanan ng iba pang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interest. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interest. At 23 to 33 days, 3% lang ang interest. May automatic text pa sila sa mga customer para ma-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number one sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagkapatuloy ng ating mga balita, matatandaan na matapos ang Holy Week ay dumagsa ang mga sasakyang bibiyahe palabas na nalawigan na lumikha ng mahabang pila sa bahagi ng Barangay Lazareto at C5 Road sa bahagi naman ng Barangay Santa Isabel. Sa sitwasyong ito, katuwang ng PPA at arastre sa pamahala sa mga sasakyan ng PNP at Highway Patrol Group, ganun din ang isang grupo ng mga motorcycle riders na silang nakatoka sa pagsasaayos ng mga ito sa labas ng pantalan. Ayon kay Provincial Highway Patrol Group Team Leader SPO4 Nestor Garcia, marami ang mga naging pasaway at inulan sila ng reklamo ng mga biyahero. Ganun pa man, wala naman ano yung dapat isisi sa kanila dahil ang problemang ito ay dulot ng labis na pagdami ng mga sasakyan. Isa lang po kami sa MPNPGC. Ang kasama po na may PNP, PPA, Arastre at ang HPG po.